Sarap sadya mag-food trip sa Tagaytay. Kaso mapapatingin ka sa wallet mo, tapos medyo tight pala ang budget. Dahil sa masasarap na pagkain, magandang view, malamig na klima, at relaxing ambiance. Medyo mahal nga naman ang maraming kainan sa Tagaytay. Marami, meaning hindi lahat. Sinuyod ko ang Tagaytay para makahanap ng mga kainan na hindi lamang mura, masarap pa. Affordable Tagaytay food trip, I got you. It's a beautiful day for a food trip. Let's go! Sisimulan natin ang ating 24-hour affordable Tagaytay food crawl sa Merben Top Silogan. May mga kubo-kubo sila din eh, pero din na lahat tayo sa loob kakain. And maganda yung kainan nila, no? Malinis. Yun yala ang walang view ng Taal Volcano, unless yun talagang sisilipin mo. Pero no worries, 24-hour food crawl to. Mamaya, papakita ko sa inyo ang view ng Taal Volcano. Yan, so ito yung siyempre Top Silogan. Magta-Top Silog tayo. Kita niyo yung mga prices nila, oh. Considering na nasa Tagaytay, that's so some of the more affordable meals din sa Tagaytay. Siyempre magta-Top Silog tayo, tapos si Aisha ay Chick Silog. Tapos si Aisha ay nag-request ng sagugulaman. Meron din silang bulalo din eh. And according to my research, masarap ang bulalo dito. Pero meron tayong kakainan na bulalo for lunch. Doon na tayo magbubulalo. Kaya din ay Top Silog lang muna tayo. Ayan na, arin ang ating Merben's Top Silog. Kita nyo naman, good serving size, kahit mura lang. Tapos looks, siguro ito yung salty type ng tapa. Merong egg, sana pala pinamalasado ko. And merong garlic rice. Bago yan, timusan muna natin itong fried chicken ng Chick Silog ni Aisha. Sana pala nirequest ko ay Thai part, pero breast part, wow, try natin. First bite, thank you Lord, juicy meat, tapos crispy yung skin, and salty. Sarap na fried chicken ito, sarap nito with a Chick Silog. Pero ayan na, eto na yung Top Silog, try na natin. So Top Silog niya, chunky, tapos tikman natin, and tingnan natin kung malambot. Sana malambot, wala muna ng suka, kapa lang, and garlic rice, try natin. Tama yung hula ko. Salty siya. Not a lot of sweetness happening. Sa lambot siya, hindi siya malambot pero hindi naman makunat. Nasa gitna. Could be more tender pero hindi naman siya yung tipong talagang parang bubblegum kainin. Yung lasa niya masarap. Salty pero mas pasasarapin natin with suka. Masarap to with suka kasi missing siya ng ano eh, asin component. Tapos lagyan din natin ng sili para manghang. Ayan. Yun na. Tapos sasamahan natin ang egg. Tapos may libre siyang bulalo soup. Judging sa lasa ng bulalo soup niya, mukhang masarap nga yung bulalo dito. Tatabaw na rin natin yan. So Tagaytay, alam naman natin, marami sa atin ang dumadayo din sa Tagaytay para magliwaliw, magrelax, saka para kumain. Pero syempre pag nagtitibid ka, it's not the most affordable place. Kaya ang focus natin ngayon, yung mga affordable kainan din sa Tagaytay, pero yung mga pandayo din naman. Tapos, sagot ko laman. Wow, tamis. Good start sa ating 24-hour affordable Tagaytay food crawl. See you sa next one. Yan, narinig na tayo na Bulalo House. Pero kahit humble yan, humble setup, kita nyo naman, may view ng Taal Volcano. At syempre, din yung naka-reserve ang ating Bulalo. Ang maganda din eh, merong Bulalo Junior. So, halimbawa, dalawa lang kayo. Pwede na yan, 400 pesos lang. Tapos, ano ka ang kapartner ng Bulalo? Ay, diga,
crispy tawilis. Kaya magki-crispy tawilis din tayo. Kita nyo, mura, pasok sa ating 24-hour affordable Tagaytay food crawl. Arena, ang bulalo ng Bulalo House. Wow! Unang tingin, ang daming gulay pero hindi gulay ang impinunta natin sa bulalo. Yun, so may, wow, there's a big chunk of beef. Wow, look at that. Tapos yan, may mga taba-taba. Oh. And para may naano kaninang buto, yan. Yung maro niya, nalaglag na, humalo na sa sabaw. This is pretty good serving size. Yan, meron pang isang chunk pa. So definitely, siguro kung isa ka lang, busog na busog ka dito. Kung dalawa, pwede rin to sa dalawa. Pag tatlo kayo, kailangan umorder kayo ng additional at dyan pumasok ang ating order na tawilis. Ayan, syempre hindi kompleto ang Tagaytay food crawl kung hindi ka magbubulalo. At kung ano budget ka, Bulalo House ang sagot dyan. So yan. Ito yung sinasabi ko sa inyong big chunk ko. Yung mga taba-taba o. Oh. Tapos, sabaw. Ah, napaso pa nga si Utoy. So, may nakikita akong leeks, cabbage. Try muna natin na walang sausawan. Tingnan natin kung malambot. Uy, yan. Ang lambot, grabe. Nagdi-disintegrate, oh. Kahit yung mga litid, kahit yung mga taba, sabaw, kanin. First bite. Thank you, Lord. That is food bulalo. Ang lasa, ang lambot, very beefy. Lalo na to pag nalagyan ng patis mansik rub. Grabe, sobrang panalo na to. For 400 pesos, panalo ka na dito. Tapos, ang forever ka-partner ng bulalo, crispy tawilis. That is crispy. Sausaw natin sa kasuka. Bulalo House, kahit bulalo lang ay dayo mo din eh. Panalo na yun. Nakain yung bone marrow. Bone marrow. Yeah, kita nyo yung mga taba. Oh. So marami naman talagang bulaluhan din sa Tagaytay. Iba't ibang price point, iba't ibang serving size. So itong Bulalo House, sa ano ah, sa presyo, sa serving size, saka sa lasa, panalo ka na. So satisfied ang ating bulalo cravings, kahit nagtitipid, kahit pabanas. See you sa next one. Narin na tayo sa one of the most iconic na kainan din sa Tagaytay, ang mushroom burger. Grabe, hindi nagbabago yung itsura ng mushroom burger. I don't remember them renovating. Parang ito na yung tanda ko, itsura ng mushroom burger. Pero ang importante, gayon pa rin kasarap. Yan, yan ang mga dishes nila dito. Ang pinaka-iconic dito yung mushroom burger. Yun yung mix ng mushroom saka ng beef. May mga noodle meals sila, may mga rice meals. So doon tayo sa mushroom burger. Tapos i-upgrade natin yung fries into mushroom fries. So ito yung total niya, 199. MB regular yon with cheese. Tapos yung fries upgraded to mushroom fries and then iced tea saka bottled water. Tapos may display sila dito ng mushroom. Yan, meron sila ditong oyster mushroom. And in case you didn't know, maraming klase ang mushroom. Ari na ang pambansang merienda din sa Tagaytay mushroom burger. Again, yung pati nila mix ng mushroom saka ng beef, so it's healthier. Pero nandun pa rin yung lasa ng beef patty. Yan. First bite. Thank you, Lord. Yung lasang-lasa mo pa rin yung beef. Pero knowing na may mix ng mushroom, healthier. Nice. Tapos yung pinaka-sauce niya, yung classic na mayo ketchup. And then may konting vegetables. And then cheese. Nice. May mushroom fries na rin sila dito. Dipped in ketchup.
crispy, a little oily, pero definitely healthier. Top din with hot sauce. For 115, mushroom burger na. May mushroom fries ka pa. Sulit na. May mga rice meals din sila dito. Masarap din yung rice meals dito. Kaso, later, may dinner pa tayo. So, snack lang tayo. Ang ganda ng mushroom fries eh. Pero yung mushroom fries yun, hindi siya ganun ka-crispy. Unlike the last time na nandito kami yun, sobrang crispy nun. Ito, medyo hindi ganun ka-crispy. Pero yung lasa, ganun na ganun pa rin. Nice snack. Must try din sa Tagaytay. See you sa next one. Para sa ating dinner, nandini tayo sa Chicks ni Otit, ang tinaguriang 5-star karinderya. Siyempre, ang karinderya, synonymous yan to affordable meals. Pero siyempre, nasa Tagaytay tayo, ili-level up naman natin ng konti para special naman. Kung napapaisip kayo kung anong itsura ng 5-star karinderya, yan, garne, ang 5-star karinderya. Atare ay pag may-ari ni Wilma Dasen. Ang bestseller daw din eh, aring inasal. So, ang gusto ni Aisha yung petcho. Tapos yung sa akin ay yung binalot na beef caldereta. Kahit medyo madami na kami nakain maghapon, ay gutom na uli. Kasi pumunta kami sa Tagaytay Picnic Grove. It's been a long time since last nagpunta kami doon. Kung naghahanap din kayo ng murang tambayan, murang pwedeng puntahan din sa Tagaytay, Tagaytay Picnic Grove, 75 pesos lang per person ang entrance, tapos parang 50 pesos yung sasakyan. Tapos ano mga pwede nyo gawin doon? Maglakad-lakad yun ang ginawa namin. Naglakad-lakad kami, nakakapagod yun eh, talagang palusong, paahon, tapos mga steep yung stairs, kaya hindi siya recommended sa mga PWD or kung may matanda. Pwede doon sila sa bandang taas na area. Tapos may mga cottages din sila, pwede doon kayo mag-picnic. Yung iba doon, ang ginawa ay may dala na lang na blanket, doon na lang sila tumambay. Tapos yung iba, picture-picture, tamang-tambay, palamig, at syempre yung view ng Taal Volcano. Yung nga lang kanina, medyo foggy, hindi nakita masyado, pero yung sunset naman ay panalo. Kaya ito, itong na, dinner na tayo. Ari na! Uy, that looks good. So, ari na yung beef caldereta. Merong beef caldereta. Nakita nyo naman yung sarsa. Grabe. Para napakalasat. Ang bango. And then, a good serving, a heaping cup of rice na may garlic bits, tapos may itlog. Merong grilled tomatoes and then achara. Tapos yung kay Aisha, yung petcho na inasal. Wow, looks legit ah. Tapos ganun din, may kanin din na marami. Garlic, tapos achara. Nicely cooked. Looks oily. Looks nice. Ayan, bago natin timusan yung kaldereta, ito munang inasal. Wow. Sa kulay pa lang. Alam mong legit na eh. Try natin with rice. First bite. Thank you, Lord. Sarap. Wow. Lasang-lasang mo yung lemongrass. Tapos, really juicy. Sana pala ito na rin lang in order ko. Hopefully, masarap din yung caldereta para hindi ako magsisip. Bibigay ko na rin kay Aisha, pero ito highly recommended. Orderin nyo ito. Ito na yung caldereta. Tingnan natin kung malambot. Wow, okay. Malambot, malambot. Light with rice, saka sarsa. 10 beef, tapos may anghang ng konti, and then cheesy. Ang sarap ng sarsa niya. Yan, may taba pa. Kasi nung nag-research ako nung Chicks ni Otit, ito yung itong caldereta ang talagang highly recommended, and I can see why. Sobrang panalo nito. Nung caldereta niya, parang sa mga ano, isipin mo umattend ka ng kasal sa isang 5-star restaurant na Filipino ang team. Ganito yung luto ng caldereta. Pero between the two,
Mas nagustuhan ko yung inasal. Tapos fresh calamansi juice. Tapos di ba sobrang sulit oh. May hard-boiled egg pa. Ang ano ko lang dito, ang nakalagay dun sa menu ay binalot. So hindi siya naka-technically binalot. Meron naman, may dahon naman ng saging, pero naka-plato. Pero not a big deal. Ang importante, sulit. Solid stop sa ating dinner. See you sa next one. Narin na tayo sa isa daw sa hidden gem din sa Tagaytay, ang Char's Garden Cafe. Tingnan niya natin kung masarap nga o char laang. Tapos ang ganda sa labas oh. Dito mahangin sa part na to. Tapos yan, nakalamoy entrance ng ng reception. Tapos may mga nakikita ang mga kubo-kubo. Tapos may mga halaman, lots of greens. Kaya naman pala Garden Cafe ang tawag din eh. Ayan, may mga TYL gang dito. Mga taga saan kayo? Cavite. First time nyo rin dito? Sa Char's? Yan. Ito yung menu nila. Kita nyo mga special yung dishes nila. Mga Filipino food na not your everyday Filipino food. Tapos tayo. Ito sa akin, bagnat silog. 220 lang, bagnat silog na. Tapos ang na-research ko na masarap daw din ay sinigang na salmon sa miso. Affordable din naman. Considering na salmon sa miso. And for our drinks, calamansi with honey. Ayan, narin na. Ooh, look at that color. Ganda rin ang kulay ng garlic rice nila. Arena, ang sinigang na ulo sa miso. Wow. Good serving size. And look at that beautiful color. And amoy pa lang. Maasim. Lots of vegetables. It's gonna be nice. Look at that. Chunky bagnet. Tapos nice ratio ng so ito may mga part na sobrang fatty pero may mga part na malaman naman and the skin looks really crispy with nice garlic rice tapos egg and Mang Tomas. Titirahin kagad natin na rin salmon head. Look at that beautiful piece of salmon head. Ah, bango. Hindi kasya sa maliit na malokong. Tikman muna natin ang sapaw. Oh, wow! That is really good sinigang. Probably top 3 ng sinigang na natin musa ko. This is really good. Try natin yung ano. Iba, kakaiba yung asim niya eh. Ganda nung ginawa nung miso dun sa ano niya. Pagka-asim niya. Tapos may dagdag na asim yung kamatis. May lasa yung heavy on the kamatis flavor. Nakakapalaway, promise. Tapos sabaw. And you have to enjoy it with spicy patismansi. Yung lasa niya, yung asim niya. Kailangan na may maanghang na patismansi. First bite. Thank you, Lord. Oh, good. Mata. Sa lahat ng natimusan ko na pagkain dito sa aking 24-hour affordable food crawl sa Tagaytay, this is the best I've tried. Pero to be fair, hindi pa pala natin natitimusan itong bagnet. Ganun kasarap yun. Nakalimutan ko yung bagnet. Yan. So, ito yung malalaki. Oh. Try natin ng ganito kalaki para matry natin kung malambot din. That melted in my mouth. Really fatty. Really crispy. One of the best din na natimusa ko sa trip ko ngayon sa Tagaytay. Can't really say kung talo niya itong sinigang na salmon din sa miso. Sobrang sarap kasi talaga ito. Ito sobrang sarap din pero ito sobrang panalo. Siguro 1A ito, ito 1B. But parehong highly recommended. Bruhin mo 200 plus.
may bagnet silog ka na. Usually yung 200 plus, ano lang yun, bagnet lang yun. Eto, may masarap na garlic rice, may itlog. Pero ibang sarap nito. Kasi 1A, 1B siya. Orderin nyo na lang pareho. Yan, look at that. So yung Tagaytay talaga, you have to explore it. Kasi bukod doon sa main road ng Tagaytay, maraming mga hidden na kainan. Tulad itong Char's Garden Cafe, na worth a try. Kayo ba, meron kayong mga alam na hidden gems din sa Tagaytay? Let me know in the comment section. Tapos ito, drink lemon with honey. Solid stop sa ating 24-hour affordable Tagaytay food crawl. See you sa next one. At para sa ating bonus content, narin na tayo sa aming paboritong coffee shop din sa Tagaytay, ang Lawa Cafe. Bakit namin paborito, are? Gustong-gusto kong view din sa Lawa Cafe dahil bukod dyan sa, ano, sa Taal Volcano. Yan, lots of greens din. Ganda talaga ng view din eh. May bata nang naglalaro din eh. Nagsuswing. Baka isipin nyo, mahal yung toro na 210. Napakalaki niyan. Yan, tatlong piraso na malalaki. Good for 3 to 4 yan. Tapos din ikaw order. And pay as you order din. Tapos hihintay mo na lang magbipare. Ayan, last minute, nagbago isip ko na salip na mangga ay ube naman. Kasi laging mangga in order namin dito. Maiba naman. And tingnan nyo kung gaano kalaki yan. At mainit. Kaya sulit na sulit ang 210 pesos mo dyan. Tapos meron tayong ano, salted leek latte. Para sa akin hot. Ayan na, syempre panapos sa ating 24-hour affordable food trip din sa Tagaytay. Tayo ay magpapanghimagas. At yan. Napakalaki. Good for sharing. Kaya affordable pa rin. At tara ay napakasarap. Binabalik-balikan talaga namin. Dini sa Lawa Cafe. First bite. Thank you, Lord. Siksik na siksik sa saging. Saka sa ube. Ang lagi namin order dito ay mangga. Mas masarap pala yung ube. Tapos meron din siyang ube sauce. Natingin ko, yung sa mangga, hindi ko na sinasaw-saw kasi nagiging sobrang tamis na. Siguro to, ganun din, pero try na alam. Nagiging sobrang overwhelming na. Ito na lang. Turon, ube, mangga. Try nyo rin yung mangga. Pero for me, mas gusto ko itong ube. Tapos kape, with a view of the Taal Volcano. Dito na natatapos ang ating 24-hour affordable food crawl din sa Tagaytay. Meron ba ako na miss na favorite nyo? Let me know in the comment section. That's it for today's vlog. Thank you for joining me. Sana nag-enjoy kayo. And if you did, make sure to click on the subscribe button and notification bell and watch my other vlog right here. Thank you for watching. I'll see you in a bit.